mga kabarangay, friend. Nagluluto na siya. Ito yung pinagmamalaking Loming Batangas, okay? Oo. At syempre, inuumpisahan na nila ngayon, itong pagluluto para yun na agad. Sinasangkutsa na niya. Anong sinangkutsa mo dyan, tayo? Pulang sibuyas, bawang. Simple lang, ano lang, iya, una, maglalagay ka ng mantika, bawang, sibuyas, squid ball, kikyam. At squid ball, kikyam. So ito na, ilang umpisa na natin, my friend, habang nagganon si tatay ng ating mga katanungan. Tay, okay, gaano katagal na po itong inyong business? Medyo matagal na rin ito. 2017. Nag-umpisa. At ang alam namin, dati raw ho kayong baker. Yes, yan ang una kong ano, dati kong master baker. Ano katagal ho kayo naging baker, Tay? Halos ganun din katagal. Nauna lang siguro mga 2 years ako nag-bakery. Pagkatapos, nag-isip ako na mag-negosyo ng pagkain. Hanggang ngayon, ito pa rin ang aming... At sikat na sikat na kanyang Lomi business. At hindi na ako nagtataka, love, kasi ka-baker siya. Siya na rin ang gumagawa ng noodles niya. Ito po yung kanyang masarap na noodles. Handmade ang kanilang noodles. Ayan, ito ho ba inyong create na sarili niyong noodles? Kami mismo ang gumagawa niyan. Bakit ho kayo nagdesisyon na kayo na lang yung gumawa ng sarili niyong noodles? Para man maiba sa paglasa ng tao. Kasi nabibili natin sa ano, meron silang mga ibang klaseng... Nanilalagay! Gusto mo natural! Sa amin, natural lang. Yun! So, araw-araw, nagbe-bake kayo ng inyong pang-noodles. So, laging fresh ang inyong noodles. Yes, fresh na fresh. Mahaba po ba ang proseso ng paggawa niyan o madali? Madali lang din. Kayang-kaya ng kahit sino. Katuwang ng ating ni Tatay Boy, si Joy Mariano. At ito nga yung negosyo, kailan ka napasali sa negosyo ito, sa food business nyo? Actually, ngayong year lang po. Ngayong year? Okay. At bakit mo naisipan nga sumama sa kanyang sa negosyo ng tatay? Kasi po parang yung puso ko po talaga nasa pagbe-business din po. Since matagal na rin po talaga kami nagbe-business as family po. Okay, bilang pamilya ang kanilang negosyo 2011 na nag-umpisa, tama? Yes, balik lang tayo saglit dito, my friend. Eto na, ang nilalagay ni tatay na sabaw, ano ho ito? Parang pinagpakuluan. Ito ang pinagpakuluan ng buto-buto. O yan, kaya malasa po yung inyong... Sa ang aming, yes. Ayan, my friend. Ayan, pakita muna natin. Ayan. Tignan nyo naman. Papatakal, ano na tama-tama ngayon tagulan. Ang toyo. Toyo, next. Lagyan natin ang paminta. Paminta! Okay, next. Yan lang muna. Simple lang ang ingredients, ano? Kasi ang binibida natin dito, yung noodles, eh. Para lang makita po ninyo kung paano nila ginagawa. At syempre, ito ay Loming Batangas. Gusto kong malaman kung paano natutunan ni tata yung Loming Batangas. Mahabang istorya. Paiksin ho natin! Ano yung pinaka punot dulo ng lahat? Ano kasi ako isang layas na ano na tao, no? Explorer! Nag-explore! Meron akong barkada sa Gabi, Laguna, na masyal doon. Ngayon yung kanyang misis, pinagluto ng merienda. Ngayon ang ginawa niyang itong Lomi. Ang ginawa niya ang noodles, mano-mano. Nung nakita ko siya, mano-mano, yan ginaya ko. So in short, talagang lihiti mong Batanggenya ang gumawa po nito at nakita niyo po, ayun. Ginawa niya sarili. Ngayon, Tatay Boy, ano pinagkaiba ng noodles mo dun sa mga Lomi noodles ng taga Batangas? Sa amin... Mas makapal ah. Oo, siya, malapad. Bilog. Bilugan yun bilog sila. Wow. Ayan, para so ilalagay nyo na po ba yung noodles nyo ngayon? Ilalagay natin. Ayan na. Ilalagay na ang kanilang espesyal na noodles. Sa mga nanonood, nakikinig sa Radyo Aguila. Para hindi magkadikit-dikit yan. Yun. Sa mga nakikinig sa Radyo Aguila, nilalagay natin noodles. Friend, yung kanyang noodles, kinat-cut niya na. Oo, para madali nga naman kainin. Opo. At ilang minuto natin itong papakuluan, lulutuin, tatay? 3 minutes lang. Ano napapalapot dito, tatay? Siyang slurry. Ayun, may slurry. Cornstarch at tubig. Ayun. Kaya po yan ilalagay kapag kumulo na or luto na? Pagka umanan na siyong noodles natin, pagka medyo makikita naman natin, tinetesting ko yan. Tinetest niya. Ayan, lapit. Hindi pa. Hindi pa. Nako, tanong natin.
natin kay ano sa kanyang magaling na anak yung kung paano nagiging successful ito or paano naging successful itong kanilang business, my friend. Kasi parang add-on lang to eh. Add-on lang tong Lumimin. Kumbaga parang first po, dapat kailangan maano kayo sa mga customer. Yung lagi po kayong mabait po kayo palagi. Kumbaga lahat po ng satisfaction nila, kailangan ma-reach po namin. Yun lang po. Kaya dapat masarap yung pagkain. Yes po. Dapat po laging masarap para ma-satisfied po sila. O, doon na tayo. Yes! Habang sinusubukan, ayan, nalalagay na natin yung slurry papalapot. Pero ang magiging ang kakalabasan niyan ay itong lobby yes, na nakaharain na sa atin. Yes, punta muna tayo doon, ha? Punta muna tayo doon kasi si Tatay, naayos lang to. Baka ano lang. Babalikan ko yan, babalikan kita, Tay. Ayan. Ito muna ipaliwanag natin anong mga klaseng iba pang pagkain ang kanilang ino-offer. Okay, pakita natin. Ito ang lobby. Yes, ayan, lobbying Batangas. Okay. Loaded to. Anong tawag dito sa lobby na to? Overload, ano po, lobby Batangas. Mm-hmm. Oh, overloaded na Lomi Batangas. Good for how many? Yan. Tapos, niya, meron siyang... friend, may special din daw po yung chicharon nila. Ewan ko kung saan nila binibili ito. Saan ba? Dito lang din po sa Santa Maria. Ayun, bilang ang Santa Maria po ay lugar din ng masasarap na chicharon. Ikinig sa Radyo Aguila, overloaded kasi yes. Nga meron na tayo nakita chicharon bulaklak. Uh-huh. May lempo, may chicharon, merong atay, meron din nilagang itlog, merong garlic, merong shallots. Aba. Yan, at syempre, meron na sila. Ano pang mga iba po dyan? Anong mga partner? Meron po kami ditong sizzling chicken barbecue po. Yon. May sizzling spare ribs po. Aba. Valenciana po. May skinless silog po, emboss silog, sizzling yam po, sizzling pork sisig po. Biruin mo sa lobby lang, ang dami na naging iba't-ibang mga dish, mga permutation. Oo. Ito nyo naman yan. Oo. Hindi ko alam kung ano ito. Ano ho ito? Papaitan po. Oh, may papaitan sila. Pero ayun yung liyempo na ayun lomi pala. Lomi. Doon tayo sa lomi. Okay, eto na. Eto, medyo matatapos na ata ni tatay ito eh. Ata na. Sige lang, kayo lang dyan muna. Anong gagawin mo dyan, Tay? Slurry. Lalagyan natin na. Yan. Oo, ayan. Ito tayo, pag ganito lulutuin mo na ganito, pang ilang tao po itong lahat? Yan na, pang ano, pagka overload, mga dalawa ka na lang yung order o sa overload. Pero kung regular, mga apat na niyan na orders yan. Talaga namang fresh lahat. Ayan. Medyo na ano lang kasi nabuo lang yung ano eh. Nabuo lang. Ayan na yung slurry. Ilalagay na niya para maging malapot. Yan. Yan na. Ay, ang taray. Ganda ng itsura, Tay. Ayan na. O, lalagyan ng konting sabaw. Lagyan ng konting sabaw. Ayan. Kaya laging nandyan sa tabi nyo ang sabaw. Ha? Yan, my friend. Ayan na. Kinakain mo na yung lomi. Go. Tapat mo na yung lomi. Ang saya, oh. Ayan. Tignan nyo naman yan, oh. Tikman nyo na. Yun, okay. Oh. At yung mga sahog, nasa ilalim din, ha? Mm-hmm. Tay, ano yung susunod po dyan, Tay? Lalagyan natin ang itlog. Ito ang last na, ano niya, ingredients. Na ilalagay natin, oh. Fred, kumusta? Masarap. Masarap. Yung noodles ang masarap. Ito nilalagay itlog, oh. Net 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and our song updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.